Hello mga kaibigan, magandang araw po. Nandito po ulit tayo ngayon para magbigay ng kaunting kaalaman kung paano po tayo maglagay ng picture dito sa ating paboritong kapihan. Mag-print. Tara na! Ngayon po, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, eh, pakiclick na po yung ating subscribe button and hit the notification bell para updated ka po sa ating mga bagong tutorial na i-upload sa mga susunod na araw. Ngayon po, ang kailangan po natin sa paggawa na mag-print ay syempre, kailangan natin ng sublimation mug. Ayan, hindi po porket mug pwede na ha. Sublimation mug po. Tapos syempre, kailangan natin ng sublimation paper. Ayan. Kailangan po natin yan. At syempre, kailangan po natin ng computer at printer. Ang printer po natin ay dapat mayroong ink na sublimation. Tara, start na po tayo. Sa computer muna tayo. Ayan po, nandito na tayo sa computer. May layout na po ako nitong ginawa para po sa ating mug. Ang layout po ng ganyan, pag gagawa po kayo ay ito po. Ang size po ng picture na ginagamit ko ay image size. Ito po. 8 by 3.5 inches po. Ayan. Dalawa po yan ang gagawin ko ngayon. Ayan po yung isa. Pinagsama ko na lang po siya sa isang A4 size. Ayan na po siya ngayon. Pinagsama ko siya para isang print na lang. Okay, ipiprint na po natin yan. Print na po natin. Control P. Ayan. Tapos po hanapin natin yung printer. Ang printer ay ito. Tapos, page setup. A4 po yung size niya. Ang ginagamit ko po dyan ay nihahay ko po siya ha, para po maganda yung kalabasan ng print. Ayan. Tapos, more options. Ito po, napakahalaga po nito ha. Sa pagpiprint po natin, napakahalaga po dapat po ay naka-mirror image po siya. Mirror image. Mahalaga po yan, huwag pong kalilimutan. Mababaligtad po ang print pag hindi nyo po yan nilagyan ng check. Okay. Okay na natin. Ayan. Tapos adjust na lang natin para hindi maputol yung side. Ayan. Ayan. Then print po tayo. Print. Proceed. And go. Ayan, nandito po tayo sa printer. Nagpiprint na po siya. Ayan na po. Ayan. Dapat po ay sublimation. Subli ink po ang gagamitin, ha? Okay. Ayan, kung mapapansin nyo, ay malabo po siya ha. Pero po yan po, pag nag-transfer doon sa ating mug, malino na po yan. At saka mapapansin nyo, ayan, baligtad po yung sulat nyan. Kasi itataob po natin yan doon sa mug. Parang ganyan po itsura nya. Ayan, ganyan. Kaso hindi natin kita, diba? Mamaya, makikita natin pag nailipat na natin sa mug. Okay, lipat po tayo doon sa ating heat press. Bago po tayo pumunta sa heat press, ito nga po pala yung ating ikakat muna. Cut ko lang muna ha. Paghiwalayin ko siya. Siyempre bago po natin siya gawin, kailangan sukatin po muna natin. Kung katamtaman lang yung higpit niya dun sa mug. Ayan. Okay na po yung ganyang kahigpit. Kakabit na po natin yung papel. Yung picture kakabit na natin. Okay, ito na po tayo. Ito yung mug natin. Ito yung ating picture na panglagay.
Ngayon po, ilalagay natin siya dito. Yan. Gigitna lang natin. Patin lang natin ng ganyan. Ngayon po, para siya hindi gumalaw at hindi magbago ang kanyang pagkakakabit, kasi baka gumalaw siya pag isiningit natin doon sa ating heat press, lalagyan po natin siya ng thermal tape. Ito po, ating thermal tape. Lalagyan po natin siya. Okay, ito po. Dito lang po natin siya lalagyan. Yan, sa dulo lang. Para lang po hindi siya gumalaw, kasi po baka magtagilid yung ating picture. Yan, ganyan. Okay na po yan, para lang huwag siya malikot. Okay, lagyan ko lang po yung isa. Okay, punta na po tayo dun sa ating heat press. Okay, nandito na tayo sa ating heat press machine. Ang settings po ng ating heat press ay 180, temperature niya 180, tapos ang oras niya ay 5 minutes. Okay, napainit ko na po siya kanina, ayan po, 180, 300 seconds. Okay, lagay po natin ganyan, sipat. Okay, next na tayo. Ayan. Yung isa naman. Okay, ayan. Okay na rin itong pangalawa natin. Mainit. A few moments later. Okay, ganyan lang po kasimple kung paano po tayo gumawa ng mud print. Ganyan lang po kasimple. Sana po ay meron kayong natutunan kahit papaano. Hanggang sa susunod po ulit na tutorial. Pakisubscribe po itong aking channel at hit the notification bell para po updated kayo sa mga next na videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye bye. Thank you.